Buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong unang nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim ng panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala
na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos nang panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa puon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa puon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila, ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Tayo'y laging magtanong sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababaya ang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Tinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa iba pang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayong pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam.
buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. Ang alipig nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang alipig hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap na maaga na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Sa ating pagdalaw dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, ang Diyos ay lagi nakikinig sa ating mga hinaing, sa ating mga hinihiling sa Kaniya. At tayo ay magtiyaga na maghintay na ipagkaloob sa atin ng Diyos ang ating mga kahilingan. Alam niya kung kailan ito ibibigay. Alam ng Diyos kung ano yung tamang oras niya ito ipagkakaloob. Ito yung isa sa mga katangian ng Diyos na lagi nating napapatunayan na ang Diyos ay marunong tumiming. Ang Diyos ay magaling na tingnan yung mga bagay na talagang kailangan natin. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob kung tayo ay medyo naiinip sa paghihintay doon sa ating hinihiling. Sapagkat ang Diyos mismo, alam niya kung kailan ito ipagkakaloob sa ating lahat. Ngayon, sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, napakaganda ng pagbasang ito sapagkat para bang ipinapaalala sa atin dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa mabuting balita, ay kaniyang ibinunyag, ipinahayag niya yung kanyang kagandahang loob sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Wala itong pinipili, no? O anumang grupo, wala siyang pinipiling anumang samahan, anumang grupo. Kundi, ipinahayag niya yung kanyang kabutihan, kagandahang loob, ang mabuting balita sa lahat ng tao. Kaya bilang tugon sa panawagang ito ni Pablo, hinihikayat niya yung mga taga-Efeso na sumampalataya kay Jesus, manalig kay Jesus. Sabi nga ni San Pablo, ang lihim na ito'y matagal ng panukala. Ang gusto at nais ng Diyos ay matagal na. Pero dahil tayo ay may kaunting katigasan ng ulo, o nung kapanahon na ni Pablo, yung mga taga-Efeso, hindi agad sumampalataya, medyo natagalan ang pagbubunyag, ang pagkapahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Sabi niya, siya ay ginawang maging karapat-dapat upang ipahayag ang lihim. At ano yung lihim na iyon? Ano yung secret na iyon? Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Hindi lamang mga Hudyo yung pinili ng Diyos upang pagpahayagan ng kanyang kagandahang loob, kundi sa lahat ng dako, sa lahat ng tao, minarapat niyang ipahayag ang kanyang kagandahang loob. Sa pamamagitan nino, walang iba kundi ng ating Panginoong Jesus. Kay Jesus lamang tayo makakasumpong ng kaligtasan, ng kagandahan ng loob ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo'y pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo'y nagkaroon ng kaligtasang hindi kailanman maibibigay ng sanlibutang ito.
kundi kay Jesus lamang magkakaroon ng tunay at wagas na kaligtasan. Kaya mga kapatid, bilang tugon doon sa panawagang ito, tayo ba ay tunay na sumasampalataya kay Jesus? Talaga bang si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay na ating pinaniniwalaan? Maganda itong tanong sapagkat minsan sa buhay natin, para bang pwedeng palitan ng mga bagay ng makamundo ang kaligtasan na mula sa Diyos? Hindi. Hinding-hindi kayang palitan ng kaligtasang galing sa sanlibutan ang kaligtasang idinudulot ni Jesus sa atin. Hindi maaaring palitan ito ng mga makamundong bagay sapagkat ang kaligtasang galing kay Jesus, una at higit sa lahat, buhay ang inialay. Dumanak ang dugo ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, talagang suriin natin ang ating sarili. Ano ba talaga ang aking, sino ba talaga ang aking sinasampalatayanan? Si Jesus nga ba na nag-alay ng buhay para sa akin? O ang mga material na bagay na siyang hadlang para masumpungan, hindi ko masumpungan ang kagandahang loob ng Diyos para sa akin? Dumako po tayo sa ating Ebanghelyo mula kay San Lucas. Mahigpit ang paalaala ng ating Panginoon na laging maghanda. Tumulad sa isang alipin na kapag umalis yung kanyang Panginoon, yung kanyang boss, pagbalik ng kanyang boss, maayos pa rin ang sambahayan, maayos pa rin ang bahay, ang mga ari-arian ng kanyang Panginoon, ng kanyang amo, ay talagang binabantayan ng maayos. Paalaala ito sapagkat totoo nga naman, hindi natin alam kung kailan darating muli si Jesus, ang Diyos. So, paano natin paghahandaan itong pagdating na ito? Ang tunay na paghahanda ay laging makikita sa puso at kalooban nating lahat. Handa tayong tanggapin si Jesus? Handa ba tayong maranasan ang Diyos sa mga pangkaraniwang bagay, mga pangkaraniwang pangyayari sa ating buhay? Handa ba tayong tanggapin si Jesus? Kasi minsan, may mga pagkakataon na andyan na yung pagkakataon na maranasan ang Diyos. Andyan na yung pagkakataon na ang Diyos ay nagpaparamdam ng kanyang kagandahang loob. Pero binabaliwala nating lahat. Naikwento ko po kahapon sa aking misa, noong ako po ay yung kauna-unahan kong punta dito sa dambanang ito, sa pambansang dambanang ito. Ako po ay galing ng Maynila, papunta dito sa Padre Pio. Meron pong biglang sumakay sa bus, no, para humingi ng tulong, sapagkat yung kanyang anak daw ay may sakit. So siya ay nag-announce bigla na siya ay humihingi ng tulong. So, syempre, normal lang naman sa atin yung hindi nakikinig doon sa sinasabi nung lalaki na yung anak daw niya may sakit. Ibig sabihin, wala tayong pake kapag merong nag-a-announce na ganoon. Tapos, sa likod ko, merong isang babae, sabi ng babae, Magbigay tayo. Siguro sinasabihin niya yung asawa niya o kapatid siguro niya, kasama niya. Magbigay tayo. Hayaan mo na na kung saan niya gagamitin yung pera. Ang importante, nagbigay tayo. Sabi ko sa sarili ko, naku, napahiya na naman ako. Ako ay pari. Pero ako wala akong pakialam. Hindi man ako nag-abot o naglagay ng 5 piso, 10 piso, 20 pesos. Itong babaeng nasa likod ko, sabi ko sa sarili ko, talagang ang Panginoon gumagawa ng mga pangyayari sa buhay natin na kailangan ma-move yung ating pagkatao, yung ating paniniwala sa buhay. Kasi ganoon naman tayo. Diba? Iisipin agad natin, ay nako,
pakagamitin lamang yan sa masama. Itong bibigay, sayang lamang yung aking ibibigay. Parang ang bigat ng 5 piso, no? Parang ang bigat ng 10 piso. Parang ang bigat-bigat ng 20 pesos. Kaya mga kapatid, sa mga simple at pangkaraniwang pangyayari sa ating buhay, doon natin masasabing pinaghahandaan natin yung mga yung pagdating ng ating Panginoon sa mga simple at pangkaraniwang bagay, sa mga simple at pangkaraniwang pangyayari sa ating buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin sa mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Manal ka po, may kapal, manal ang iyong pangalan, manal. Ay nagpupugay sa iyong kadakilan. Nilalagilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng ipaggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talangkabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay.
pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at Nantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas sa loob. Sa amin
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming na pagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan na mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay, may mga available pong rose candles sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa May Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, ngayon po ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam ng umaga
at ikalima ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ikalima, bilang paghahanda ng pambansang dambana sa isang espesyal na pagdiriwa ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng Dinner for a Cause sa darating na December 10. Mayroon po tayong available na ticket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang concert ni Mitoy Yunting at ng kanyang banda na The Drivers. Gayun din ang iba't ibang natatanging mga awit kasama ang ilang pari ng Archdiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. May dinner concert ka na, makakatulong ka pa. Ika-anim, bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inanyayahang suportahan ng ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirt sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam na umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available na po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay.